Ano nga ba ang bautismo sa tubig? Kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Bago natin sagutin ang katanungan kung kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig o yung tinatawag natin na water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una po mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Jesucristo. Kung siya nagpabautismo, dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. Mark chapter 1 verse 9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. So malinaw po ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo. So wala pong masamang magpabautismo sa tubig dahil ang Panginoong Jesucristo mismo pinakita niya na siya po ay nagpabautismo. At bukod po dyan mga kapatid, ang pagpabautismo sa tubig, ibig sabihin po niyan, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagbautismo sa tubig po, yan po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw po mga kapatid, ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at the same time, ito po ay inutos niya hindi lang po sa mga alagad, kundi sa atin din po na naniniwala sa Panginoong Jesucristo at nananampalataya sa Kanya. Kapag ikaw ay binautismuhan sa tubig, nangangahulugan niyan na pinapakita mo sa publiko o sa mga tao na ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Jesucristo. Pinapakita mo rin sa mga tao na sinusunod mo yung turo ng Panginoong Jesucristo. So once na binautismuhan ka, nagre-representa yan or nagpapakita yan na ikaw ay na kay Jesus na. So pinapakita mo to sa buong mundo, sa lahat ng mga tao na paligid sa'yo, na ikaw ay Kristiyano na, tagasunod ka na ng Panginoong Jesucristo. So yung pagbautismo sa tubig, ibig sabihin niyan, pinapakita mo yung desisyon mo na ikaw ay sumunod na sa Panginoong Jesucristo. At sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, syempre, sinasabi mo rin na wala nang balikan. Kumbaga, no turning back once na ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi lang natin tinatago yan. Dapat pinapakita natin yan. Dapat maging proud po tayo sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So ang pagbautismo po, nangangahulugan niya na tayo ay patay na po sa kasalanan. At tayo po ay inilibing na kasama ng Panginoong Jesucristo at bubuhaying magmuli sa panibagong pagkatao na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians chapter 2 verse 12. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kapag ang isang tao po ay nabautismuhan sa tubig, yan po yung nagpapatunay na siya po ay bago na. Bagong nilalang na po siya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi na po siya yung dati. Romans chapter 6 verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Malinaw po mga kapatid na napakahalaga talaga ng pagbabautismo sa tubig. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at talagang nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, napakahalaga po na gawin po natin ito. So ngayon maaaring tatanungin mo, bakit kailangan pa sa tubig bautismuhan? Meron pa bang ibang paraan ng pagbabautismo? Bakit kailangan involve ang tubig? Una mga kapatid, sa tubig binabautismuhan yung tao kasi ang Panginoong Jesucristo sa tubig din po binautismuhan at nilubog po siya sa tubig. So yun po yung nakita nating paraan ng pagbabautismo sa tubig. So wala na pong ibang paraan. Sabi nga sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Nakita naman po natin, sa pagbautismo sa Panginoong Jesucristo, siya po ay nilubog kasi umahon po siya. Sa pamamagitan po ng pagbautismo sa Panginoong Jesucristo, yun po yung nagpapakita na dapat ganun din pong klaseng pagbautismo yung dapat gawin ng mga Kristiyano. At kung babasahin din po natin yung New Testament at yung ilang mga pagkakataon doon, makikita po natin yung mga binautismuhan po, nilubog po sila sa tubig. So dapat po, ganun din po ang ating gawin. Dahil yun po yung sinasabi ng Bible. So susundin lang po natin yon. At higit sa lahat mga kapatid, kaya sa tubig binabautismuhan yung tao. Kasi po ang ibig sabihin po ng baptize, kung babalikan po natin yung original word o yung root word ng baptize, ibig sabihin po niyan to immerse in water or to dip.
Ibig sabihin, ilulubog ka talaga. Yun yung ibig sabihin ng baptize. Kaya natin sinabing bautismo dahil yung salita niya mismo, ibig sabihin yun, paglubog sa tubig. Yun po ibig sabihin ng bautismo. Kaya po natin ginagawa ito sa tubig. So mga kapatid, ang pagbautismo po sa tubig, hindi po ito tradisyon lamang o ginagawa lang ng mga tao dahil nakasanayan lang. Wala pong ganun. Ito po ay mismong sinasabi ng Bible at utos po ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano gawin, sinabi niya po kung paano gawin to. Pinakita niya sa atin kung paano gawin. So dapat po ito po ay sundin po natin bilang mga Kristiyano. Kung titignan po natin yung mga unang mananampalataya, yung mga unang Kristiyano na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila rin po kasi mismo ay nagpabautismo. Patunay po yun na sila ay talagang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Acts chapter 18 verse 8. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. So ayon po sa binasa po natin, ang pagbautismo o yung paglubog po sa tubig, yan po yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Once na binautismoan ka sa tubig, ibig sabihin yan, sinasabi mo sa mga tao na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at dahil sa Panginoong Jesucristo. Yun po yung main reason kung ba't nagpapabaptize ang isang tao. So mga kapatid, ito po yung malinaw, ito po yung sagot sa tanong, kung kailangan pa ba ng bautismo para maligtas ang mga tao. So mga kapatid, hindi po kailangan magpabautismo para maligtas ka. Malinaw po, magpapabautismo ka kasi ligtas ka na. Yun po yun. Pero yung pagbautismo sa tubig, hindi po yan yung magliligtas sa'yo. Ang pagbautismo sa tubig, hindi po yan requirement para maligtas ka o mapunta ka sa langit. Wala pong sinasabi yung Bible na kailangan mo magpabautismo para maligtas ka. Alam naman po kasi natin mga kapatid na ang paraan lang para tayo ay maligtas ay sa pananampalataya po natin sa Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba, hindi po bautismo o kung ano man po. Sabi po dito sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So malinaw po mga kapatid, tayo po ay naligtas at maliligtas sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Ngayon itong bautismo po, ito po ay simbolo lamang po na tayo po ay niligtas na. At tandaan din po natin, ang pagbautismo sa tubig, hindi po ito nililinis ang mga kasalanan ng mga tao. Ang naglilinis po sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo, hindi po yung bautismo sa tubig. Simbolo lamang po to na tayo po ay nilinis na ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito ay pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Simple lang po mga kapatid, kaya po tayo ay binautismuhan dahil po sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang buhay, sa kanyang pagkamatay at higit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung dahilan kung ba tayo binautismuhan. Babalik at babalik din po sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa kung ano pa man pong mga bagay. Ngayon po kung titingnan nga po natin, kung ang bautismo, kailangan yan para maligtas ka, hindi sana po itong kriminal na katabi ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya naligtas. Alam naman po natin, itong kriminal na katabi ng Panginoong Jesucristo, makasalanan po siyang tao at higit sa lahat, hindi po siya nabautismuhan. Pero dahil nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, naniwala siya sa Panginoong Jesucristo, sinabi ng Panginoon na isasama siya doon sa paraiso or sa piling ng Diyos. So nakita po natin, ang pananampalataya lang po talaga yung magliligtas sa tao. Pero syempre mga kapatid, mahalaga pa rin po talaga yung bautismo. Kasi nga po, pagkatapos mong maligtas, kailangan pakita mo sa tao at sundin mo yung utos ng Diyos na dapat magpabautismo ka. Kasi po, dito po sa kaso ng kriminal na sinasabi ko nga po sa inyo na namatay, pero nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at napunta sa paraiso, wala na po kasi siyang pagkakataon na bautismuhan. Pero ligtas po siya. Pero kung tayo po, meron po tayong pagkakataon na magpabautismo at sinasabi nga po natin na nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, magpabautismo po tayo. Kailangan po natin yan. So bilang mga Kristiyano po, ang bautismo po dito sa tubig, ito po ay step lamang po sa ating buhay pananampalataya. Kung ang unang step, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, mananampalataya tayo sa Kanya, pagkatapos nun ano na? So may next step dun. So isa sa step na gagawin po natin is yung pagbautismo sa tubig. Pagpapakita po na tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo sa publiko. Ngayon mga kapatid, kung iniisip mo ngayon, ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Jesucristo at hindi ka pa nababautismuhan, okay lang po yan. Kayo po ay ligtas na dahil sa pananampalataya niyo sa Panginoong Jesucristo. Ngayon kung may pagkakataon po na kayo ay mabautismuhan, mas maganda po kayo po ay mabautismuhan sa tubig. So mga kapatid, yun lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo.
Sana po nalinawan kayo patungkol po dito sa bautismo sa tubig. At nawa nga po, nakita nyo na yung bautismo po, hindi po ito yung magliligtas sa atin. Hindi po ito kailangan para maligtas tayo. Ang bautismo lamang po ang nagsisimbolo at nagpapakita na tayo ay ligtas na. So salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo.